Yep, good morning mga kabalen. Ayan, nandito tayo ngayon sa talyer. At ano ba meron dito? Ayaw pala nagluluto si ano, si Papang Bitoy ng gulay, kamansi. Ayan, kamansi. Ano sa kamansi? Langka. Sarap to. Ginataang langka pala. Ayan. Wala pa yung ating mga kumpare. Wala pa yung ating mga guwapong kumpare. Yan, sila yung ating wala pa si paring Asmir at si paring Kim. So ayun guys, start natin yung umaga natin ng masaya. So good morning sa ating lahat. Ayan, kumusta po kayo lahat dyan mga kabalen, ano? Ngayon po ay May 3. Ayan, May 3 na, bilis ng panahon. Sa buwan na lang, makahati na naman yung taon. So, ano po plano nyo? Ayan, ngayon po ay holiday. At pagkatapos po ng Ramadan, ayan, happy holiday po sa ating mga kababayang mga kapatid natin Muslim at sa ating mga yan, holiday tayo ngayon. Pero kami po ay may trabaho. Ngayon kami po ay may trabaho ngayon. Pupunta po kami ng Olongga po mamaya, pero ngayong umaga may may trabaho kami. So may client kami pupuntahan na kasama ko yung dalawang kapatid ko, si Kuya at si Peter. Pupunta kami sa malapit lang naman dito yung sa Sindalan. So pupunta po kami doon. Mayroon kaming client na naka-schedule ngayon. At so, kahit holiday kailangan namin pumasok. Pero dapat pag holiday po ay wala kaming trabaho. Pero ano lang naman po yun na case to case lang yun. Pagka may pagka may lakad, ayan, pagka may naka-schedule, kahit po tumama ng holiday ay pinupuntahan po namin yan. Ayun. So happy holiday po sa lahat po sa atin. Happy holiday po. Yan. Enjoy po natin yung mga sunod-sunod na holiday natin. So, ang susunod na holiday po niyan ay May 9 na. Siyempre, election na po. Totohan na. So yun. Sigurado dahilan na naman po tayo para makasama natin yung ating mga pamilya at ma-enjoy po natin yung araw na yun. Ngayon, ano pong plano namin? Ayun lang, may naka-schedule kami, tapos mamayang gabi ay sa Olongga po. Ayan, baka mga siguro alas 6 na kami aalis nito. Alas 6 ng hapon. Baka lumampas kasi wala naman kaming naka-schedule na mas maagagang client doon. Pag may naka-schedule po kami, yun ay tumatama na ang pag-alis namin ay tumatama na mga alas 2 ng hapon. So hanggang alas 11 na po kami doon sa Olongga po. Ayun, para may idea lang po kayo sa namin kahit hindi kayo interesado. Ayun. Sige na kayo sa ngipin ko guys. Ayan na yung tinatakpan natin. Siyempre nahihiya po ako pagkakaroon. So ayun po. Okay lang po. Ito po kayo dito sa namin. Pakita ko rin sa inyo mga alaga natin. Mga ampun natin. So ito po si si Puti. Uy Puti. Ayan yun sa paa mo. Pamatilayan ka. Ayan po si Puti. Andyan siya. Hindi na tumaba pero ang lakas pong kumain yan. Ayan, may mga alaga din pong kalapati dito. Ito po kay kay Tito Bitoy. Ayan, mga manok niya. Kalapati. Ito naman po sa akin itong mga aso. At syempre, alaga din po dito yan sa shop. Ayan yung mga manok niya. Ayun, may nagtatawag po doon. At may ampun din po kami dito. Ito, si Ligaw. Halika dito, Ligaw. Halika dito.
Pakilala kita sa mga... Ano nangyari dyan sa paa mo? Akala ko nasugatan ka. So, mag-hi ka muna sa kanila. Hello po sa inyo lahat mga kabalena. Siligaw po ay hindi na umalis dito. Ewan ko, baka nagustuhan nyo dito. Ay, mga ano na to. 3 months na po sa amin to. Siyempre, yung aming Reyna dito, ito. Ang Reyna dito si Patpat. Patpat? Ano? Si Patpat ay matagal ng aso. Alaga ni Boss. Ayan, kuya. At siyempre, pinapakilala ko rin po sa inyo si... Si Pusi. Ayan, si Pusi. Pusi ay alaga ni Patpat. Ayan. Si Patpat ang may alaga dyan kay Pusi. Dumating din po dito yan. So, hindi na rin siya umalis. Diba, kung ba't gustong-gusto ng mga hayop dito? Baka... Kasi yung mga tao dito mukhang hayop din. Ayan. Ito naman ang bagong ampo namin na itong pinakabago, si Tisoy. Yan, si Tisoy po ay pinangalan namin sa kanyang amo na ang pangalan ay Tisoy. Galing ha? Yan, si Tisoy. Bawal kasi yung aso dun sa uupahan nila kaya iniwan na dito si Tisoy. Yan. Tisoy ha? Huwag ka malibog. What? Magkapis na yan. Libog yan si Tisoy. At yung anak naman ng aso sa bahay, si 5-5 na may pupo na. Mamaya, maglilinis ka mamaya ha. Lilinisan ka mamaya ha. Kinagat ito ni ano, ni Patpat. Ayun. Makulit kasi ito eh. Pag nakakalabas ito, pumapatay ng mga sisiw. Ayun, kaya hindi pa nabibilihan ng kadena eh. Wala pang time. So... Marami pa po, marami pang ano dito. Alaga. Ito naman alaga ni Mang Boy. Ipapakita ko na rin po sa inyo. Ayan yung mga bibi. Ayan. May talim po silang ano dito, saging. Ayan. At may trespassing po na pusa dito. Ayan. So, kung mapapanood po ninyo yung mga ibang video ko, nandiyan naman po yung mga yan. Dito po tayo sa kabila. Yung Talier po pala guys ay ayan, malapit lang sa ano, daan. Yung mga gusto magpagawa po ng sasakyan, may dalawang mekanik, may mekaniko po kami dito. Yung dalawang kumpare ko, sila po yung mekaniko dito. So, pagkakatiwalaan po yung mga yun. Located lang po yung shop namin dito sa may Barangay Sindalan. Dadaan po kayo sa bagong daan dito, yung Tourism Road. Tanungin nyo lang po itong shortcut papunta dito sa may Barangay Hall. So, makikita po ninyo yung shop along the road lang siya, along the daan lang. Ayan, along the daan eh. Tapos baka makita nyo yung apartment dyan sa harap. Ayan, at yan po katapat lang. Madali lang po hanapin. At nandito naman po si Tito Bitoy. Namuhuli ng manok. Natin mang huli ng manok. Namuhuli siya ng manok para... Ayun, oh, ganun lang kadali. Ayun o, ganun lang kadali guys. Nagawa mo kayong bat? Bulog niya yata? Ha? Bulog niya? Bulog niya. Bukan niya, siya maroon sa tempo. Ayun, iniipon na daw ni Tito Bitoy. Kasi may paparating na may birthday. Hindi ko alam kasi may birthday nga. Si... Ayun, pamangkin ko yata. Ayun. Ay, ipakita ko pala sa inyo guys yung mga ano bago tayo magtapos. Yung mga bibi. Ayan. Ito lang po yung shop namin. Oh. Dito lang. Ayan. Tapit lang.
May mga alagang, ibang alagang manok ni Tito Bitoy. Ayan. Matawag dito, talisain. Tapos ito po yung mga baby. Ayan, ipakita ko na rin po ito sa ano, sa ibang video natin ano. Pero gusto ko lang po ulit makita niyo. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alam mo po 14 ito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dati po ay 21 yan. Ay nakain ng ano, daga yung iba. At yung iba naman ay napatay ni 5-5. Dalawa. Kaya yun, nakakulong na lang si 5-5. So yung isang aso ko naman po na itim na pangalan ni Kimchi, ay hindi ko alam kung bakit namatay. Doon ko nilibing. Yan doon banda. So hindi ko alam, wala ako kong idea kung anong kinamatay ng aso ko. Ay napakabait pa naman nun. Ang nangyari po doon, kasigla-sigla ng umaga, ya nilalaro ko pa siya. Tapos nung mga tanghali, pagdating namin galing sa trabaho, ay nakita ko sa may kulungan, ano na, matigas na. Kaya ayun, nalungkot ako. Pero doon ko na lang siya nilibing. Hindi ko alam kung anong kinamatay niya. Akala ko nga ay natuka ng ano, ng ahas. Ay napagalaman ko na ano, na pagtanong-tanong ko na nangyayari pala sa aso yung na-atake sila. No? Ayun. Nayaan ko na lang. O nakakalungkot kasi napamahal na sa akin yung tuta na yun. Ito pa yung mga ibang alaga ni ano guys, Tito Bitoy. So ayun guys, pasensya na kayo ano. At ito lang, ito kasing ano guys, sa mga magtatanong, itong lugar na to, ito yung hanggang dyan sa may Bakod. Nandun sa loob yung talyer, pero yung kay Mang Boy ano, ito po ay inuupahan lang po namin yan. May magdadalawang taon lang po kami dito, inuupahan po namin yan. Yun doon naman kay Mang Boy, sarili pong lote ni Mang Boy yun. So ito naman pong lote dito ay may-ari po nito. Baga nakiano lang po kami dito. Pero pagka ano po, nililinis-linis na rin po namin kasi nakatambay naman po kami dito. Ayan, nililinis na rin po namin. Pero sa ngayon po, dito muna po namin pansamantala nilagay yung mga alaga namin. Hanggang sa lumaki po sila at pwede na po silang ma-chugi. Pwede na ma-chugi. Ayun po, so hanggang dito na muna po yung tour natin. At least nakita po ninyo kung gaano po kasukal yung lugar na. Gaano po kasukal. Ayan. Kasi na po kayo sa ngipin ko, ano kasi ngipin ko, ano pa to, 1997 pa yung ustiso ko. Hindi ko na ipagawa kasi walang pera. So baka tayo iswertihin may pagawa natin. Yun lang po, at least nakita po ninyo yung lugar namin sa mga interesado lang po ano. Sa mga interesado manood. So like, comment and subscribe po kayo. Ayan, sama-sama po tayo. Maraming salamat po, dito na muna po. See you next time.